It's Nern TV. Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego. Today, magagawa ako ng magpa-practice ako kasi if you don't recall a few videos ago, sinabi ko na oobserbahan ko ang spring equinox sa March. So, kailangan ko ng telescope. So, ngayon, ang gagawin ko ay a-assembling ko itong telescope na gagamitin ko. Magpa-practice tayo. Okay mga tropa. Assemble ko na. Please like. Okay, so ito na po yung aking gagamitin na telescope. Ano lang siya, hindi siya mamahaling telescope. Ano lang siya, yung for amateurs. Kasi hindi ko naman kailangan yung clear na kuha. Ang kailangan ko lang maitapat itong telescope na to sa due east. So, meron po akong mga dinownload. Actually, tatlong programs ang dinownload ko dito sa aking cellphone. At ang gagawin ko ngayon ay imamount ko yung cellphone dito sa cellphone adapter na ito. Tapos ay ipapakita ko sa inyo kung paano kong i-direct yung aking telescope. So, alright mga katropa, ito, naka-mount na yung aking cellphone sa aking telescope. Ngayon, ang kailangan kong gawin ay bibigyan ko ng direksyon itong telescope ko. Ngayon, bago ko gawin yun, syempre, gusto kong i-check kung aligned yung cellphone ko overall dito sa telescope. Yan, naka-diretso siyang ganun. So, mukhang diretso naman siya eh. Okay. So, oops. Okay.
punta tayo ngayon dito sa ano ko, no? Meron ako dito ang dinownload na program. Unang ipapakita ko sa inyo ay itong compass. Ayan, nakikita niyo ba yung compass? So basically, no, mga katropa, kapag naka-setup na yung cellphone ko ng ganito, pwede ko ngayong luwagan itong mount. Ito nga palang mount na to ay ang tawag nila dito ay AZ mount. Dalawang direction lang yan itong ganyan. See? Nagsisway siya left to right. And meron siya ritong control para pababa't taas naman. Okay. So, yan po tinatawag na AZ mount. Okay. So, the first thing we want to do is point it to east. Okay, tingnan natin. Okay. So, as you can see, oh, tamang-tama, oh, nasa around, ayan, oh, 89-90 degrees. Ayan, oh, naglalaro siya around that. Ano, tingnan natin kung ano mangyari. Higpitan natin to. So, makita nyo, naglalaro yung compass at around 90 degrees east. That's due west. Ayan, dyan ko pala itututok yung camera ko. See? Susunod naman ipapakita ko sa inyo ay itong program na to. Nga pala, no, yung una kong app na pinakita ay yung King Compass. Pwede nyo i-download yun sa inyong App Store. Okay, kung ano man yung meron kayo, kung Android o Mac o whatever. Oops. Tapos mayroon pa akong isang program na dinownload, ito naman. This thing cost me, you know, pero makikita nyo, ito naman meron siyang compass, meron siyang camera. See, at the same time, ganda. So mamaya later on susubukan ko 'yan. At ang pangatlo naman ay ito. Ito iba rin to yung makikita nyo yung ano, yung compass mismo doon sa screen. Okay, so ika-calibrate ko muna to. Okay, mga tropa. As you can see, no, according to my app, ako ay nakatutok na sa around 90 to 91 degrees east, also known as due east. Okay, so nakatutok na ako sa due east. See, ang kailangan ko na lang ngayon i-adjust siya up and down, no?
using this control right here. Okay, so subukan natin. So, ewan ko kung nakikita ninyo, no? So, ayun, medyo meron na siyang image. Sa ngayon, nakatutok siya sa isang puno o mga dahon nakikita ko. And nakikita ko direction siya nakatutok. Which is right now around 87 degrees due east. Okay, so medyo ng konti. Pero palagay ko, medyo hindi siya steady ng konti palagay ko kasi hindi even ditong itong floor ko pababa yan pag ganoon may inclination, so naka-inclined ang aking like and subscribe cellphone imbis na ganyan, no? Actually ganyan yan ewan ko kung nakikita niyo yung angle, no? Pero parang naka-ganoon siya. So mga katropa, no, naka-setup na siya, no. Ganito ang gagamitin ko para obserbahan ang spring equinox. Meron na akong directional finder para itong aking itong cellphone ko gagamitin kong directional finder. Okay, ang kailangan ko na lang yung crosshair para dito sa telescope. Tapos makikita natin may crosshairs dito. Pagka sinetup ko na siya ng maayos. Tingnan natin, sandali. Oh, ito yung mukha nung At kung makikita niya. Ayan See. So ayan. Ready siya, naka-ready na siya. Okay, close that. Balik tayo doon sa directional finder. Okay, what's wrong? It's probably because it's shaky. Yung. Oh, nasa 63. Mahirap dito. Kailangan kasi maging steady itong itong aking okay, so ang problema dito nakatagilid ako. Dapat kasi medyo itama ito ganyan. Yan. So yan, ayos. Okay, so sa tingin ko pwedeng-pwede na to. Basta maitututo ko siya sa due east, tapos kailangan ko ng crosshairs. Alam niyo ibig ko sabihin crosshairs yung pa-X na ganoon. Doon sa gitna ng sa aking telescope. See. So set up na siya. Ayun na. Ang problema ko na lang kung paano ililipat yung video. Okay. Update nga pala sa mga nagtatanong dyan tungkol sa bangka. Pinag-iisipan ko pa yung bangka mga katropa. Kasi gusto kong baguhin ang design. So, more on that. But, for now, ito importante. Don't forget to click on the notification bell.
Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!